I wash and sterilize my baby's bottle. So keep on watching! Bakit nga ba importante na malinis at ma-sterilize sa mga feeding equipments o bote ni baby? Ito ay dahil sa mahina pa ang kanilang immune system para malabanan ng iba't ibang uri ng infections. Isang mahalagang pamamaraan para mapanatili ang kanilang kalusugan ay mailayo sila sa anumang sakit. So ayan, nakita nyo, ang dami na ng bottle ng baby, sa mga feeding essentials niya. So ito, naipon na lang, kaya hugasan ko na. Kadalasan, kapag naiipon ko siya, nalalagyan ko na lang siya ng tubig na may konting soap para hindi kumapit yung gatas sa loob. So mag-start na tayo. With soap. Mas maganda ito kasi para hindi kumapit sa bone. Katulad nito, yung taste, mga ganito. So, dapat hindi ganito yung gagamitin natin sa mga bottle o sa mga feeding essentials ni baby kasi maaaring kumapit yung sabon. Unlike dito, mas mabilis lang din siya mawawash. Ito yung ginagamit kong pang brush yung sa loob ng bottle ng baby. Tapos, meron din siya dito sa gulo. So, ito yung ginagamit ito para sa nipon. Bigyan lang siya ng konting liquid lang. Make sure lang mga mamas na kapag magbabrush kayo ng bottle na baby o yung mga feeding
essentials niya is mabrush niyo siya ng gusto para mawala yung mga kumakit ng mga pagkain or yung gatas. So, dapat tignan natin mabuti tsaka i-brush. So, ako kasi talaga ma-RT ako eh. Gusto ko talaga malinis yung pagkakahugas ko sa mga bato ni baby. Kaya as much as possible, bawat sides is kinabrush ko talaga. Kasi may times kasi na kumakapit pa dyan gatas. Kaya ganito yung brush na gusto kong bilhin kasi yung dulo nito pwede siya ipang brush dito sa nipple. Ayan. So, hindi ka na mahihirapan ay suksukong yung kamay mo dyan. May sarili ng pang brush dyan. So, tapos na po tayo magsabon. Ngayon, gagawin ko na po is magbabanaw na. Dito ko ilalagay yung mga natapos ko ng hugasan. Sa paghuhugas, ginagamit ko yung kamay ko kasi para alam ko kung may malagkit pa o may naiwang pang sabon. Kailangan mabalangan lang siya ng mabuti. So, ayan, natapos ko na siya. So, inarrange ko na lang siya kasi lalagyan ko na lang siya mamaya ng mainit na bagong pakulo. So, ayan mga mom, siya tapos ko na nga po hugasan yung mga feeding essentials ni baby. And ngayon, hintay ko na lang kumulo yung tubig para ilagay natin dun sa mga bottles niya. Tapos, meron kasi ibang klase ng mga pang-sterilize. So, katulad nito, yung sterilizer na to, may nabibili po talaga nito. Kaso masyadong mahal, can't afford naman. So, pwede naman natin gawin yung ganitong simple lang na pag-sterilize. Tapos, yung iba naman is ginagawa yung pagpapakulo naman ng tubig doon sa mismong kaserola. Doon sa nilalagay sa kalan, tapos papakuluan yung mga bottles. So, ganun yung kadalasan na ginagawa ng iba. So, ginagawa ko yung dati nung first to 6 months ni baby. So ngayon, ang ginagawa ko na lang is papakulo na lang ako ng mainit and then ilalagay ko doon sa bottles niya. So habang naghihintay tayo, magsha-shoutout ko muna ako. So ito is talaga nagpapa-shoutout na rin. Una pa, si Angelica Medalia, Gina Lupanco, Cheche Lucas, Mikey's Vlog, Triplang Channel, DJ's Vlog, ABCTF Vlog, Liz Vince Veronica Vlog, at sa bago kong kapamilya na Team Kapit, si Almira Hill, si Georgie, Coleng TV, Zachary Vlog, Jocel Baitan, Lai Story, then Rafaiden TV. Hi din sa mga ka-Team Grow ko, tsaka sa ka-Team Humble. So, yan. So, yung iba na hindi ko pa na-shout out, shoutout ko na lang kayo sa... So, kung hindi ka pa nakasubscribe at bago ka lang sa channel ko, please like and subscribe my channel and comment ka na rin below para ma-shoutout kita for my next video. Okay? So, ayan, lalagyan na natin siya
ng mainit. So, ito bago pakulo. Pupunin ko siya hanggang taas. Make sure na punong-puno siya para lahat covered niya. So, yung iba na hindi ko malagyan, papakulo na lang ulit ako. Para dito naman sa isa. So, wala na. Dito lalagyan ko siya mami. A few moments later. So, ito na yung pangalawang in-sterilize ko. Bali, nalagyan ko na siya ng mainit na tubig. Yan. Tapos, ito naman yung mga nauna is tinawag ko na siya para mahinuro na yung mga tubig na nasa loob. So, nalagay ko siya sa strainer. Yan, para masala siya. So, mamaya ito, tatanggalin ko na rin ito. Bali, huwag lang natin siya patatanggalin na masyado matayo yung mga ini-sterilize natin. At least 5 to 10 minutes. So, ayan mga moms, tapos na po natin mag-sterilize ang mga bottles ni baby. So, ganoon lang po kasi ito mga moms. And madali lang po siyang gawin. Sabi mo na may natutunan po kayo sa video na ito. And see you on my next video. Thank you for watching!